At ang sabi nito, masaya pa si Dag gawin yung bagay na ito na kanilang gagawin. No? Ito ang babasahin natin. Ano yung gagawin nila? No? Ano yung kanilang ipinararating kay Apostol Pablo? Nabalitaan nila, tulad ni Apostol Pablo, nabalitaan nila ang kalagayan ng mga taga-Palosas, tulad ni Apostol Pablo, nabalitaan ang kalagayan ng mga taga-Laodicea, ang mga taga-Macedonia, nabalitaan nila ang kalagayan ng mga kapatiran natin sa ano? Jerusalem. Alam niyo ba kung ano nangyari doon sa Jerusalem? Actually, hindi ito nangyari sa Jerusalem lamang. Noong panahon na yon ay nagkaroon ng worldwide na paghihirap. Ang ekonomiya ng mundo ay bumagsak. At lahat ng bansa ay naapektuhan. Pero bakit labis na naapektuhan ang mga kapatiran sa Jerusalem? Kung natatandaan niyo sa chapter 2 hanggang chapter 5 ng Acts, na kung saan ay maraming converts na naninirahan, mga transients na naninirahan sa Jerusalem, mga Kristiyanong na-convert, ang mga taga-Jerusalem, yung mga lehitimong nakatira sa Jerusalem, ibinenta nila yung kanilang kabuhayan. Ibinenta nila yung kanya-kanya-kanya mga lupa para lang mapakain ang mga kapatirang nagpupunta sa lugar na yon. At nag-stay ng ilang panahon sa lugar na yon para lang mapakinggan ang salita ng Diyos. E sino magpapakain doon? Diba wala kundi yung mga residente? At nakita natin sa kasaysayan, ibinibenta nila ang kanilang mga lupa. Ibinibenta nila ang kanilang mga kabuhayan para lang mapakain ang mga kapatid. At no, magkaroon ng pangmundong kagutom, sila ang labis na ano, na naapektuhan. Nagkaroon sila ng problema dahil nagkagutom sa buong mundo at sila ay labis na naapektuhan. Pero pansinin niyo po, sino ang handang tumulong? Sino ang handang tumulong at dumamay sa mga taong ito? Yung ring kapwa nila nadadaan sa pagsubok, dumaraan sa pagkapigatian, at dumaraan sa malabis na karuhaan. Maraming mayayaman. Pero isinulat ni Apostol Pablo ito para ano, maipakita sa mga kapatid na ano, bagamat mahirap ang mga taga-Macedonia, kahit na andun sila sa kalagayan iyon, ay nagawa pa rin nila tulad ni Apostol Pablo. Ayan, ay ginawa ang bagay na ito. Okay, tingnan niya sabi. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpatuto ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Wala nagpilit po. Sa sariling lang initiative, sila mismo ay tumulong at dumamay sa kanilang mga kapatid na alam nilang nangangailangan din naman ng pagdama. Hindi nila inalibay, hindi nila ikinatuwiran na ano, hindi na kami tutulong, kami man dapat, kami nga dapat tulungan, bakit kami tutulungan? Naka natin yun? Magaya niya po sa Pablo, ako nga dapat ipagtanggol ninyo, ako nakukulong eh. Diba? Ako nga dapat ipagtanggol nyo. Ako ang nakukulong. Pero kahit ako ang nakukulong, ako pa rin ang makikipag
pagkikrisika, makikipagbaka, makikilaban, makikigera, makikipagpaligsahan.